Kahit anong produkto o bagay ang ating bibilihin online, napakahalagang mayroon tayong sapat na kaalaman at impormasyon tungkol sa mga mahalagang detalye katulad ng kung anong materyales ang ginamit sa paggawa, anong brand o tatak ang may mahusay na yari, at kung ano ang tama at nararapat na halaga ng produkto. Sa pamamagitan nito, tiyak na makakapili tayo ng subok na matibay, magandang yaring produkto at malaki ang tsansa na makaiwas tayo sa mga bogus online seller. Ipagpaumanin po mga kaibigan, sapagkat medyo malat po ang aking boses ngayon at medyo mapula po ang aking balat, sapagkat kagagaling ko lang po sa trangkaso. Dahil sa sobrang lamig po ng panahon, hindi maiwasan na magkaroon tayo ng ubo at sipon kahit nasa loob lang tayo ng bahay. Anyway, ang video pong ito mga kaibigan ay pwede nating maging batayan kahit anong produkto ang bibilin natin sa online stores. Ngunit, dahil fishing tutorials po ang aking content, ang gagamitin ko pong halimbawa ay ang fishing rods upang makatulong sa mga newbie anglers o mga bago pa lamang susubok ng recreational rod fishing hobby. Hindi po natin may kakaila na meron po tayong mga kaibigan o mga kakilala na naluloko ng mga bogus online sellers. At upang maiwasan po natin mga kaibigan ang ganitong pong mga pangyayari, panoorin at tapusin mo po ang video ito hanggang dulo. At kung hindi ka pa po follower ng channel na ito, ay pindutin mo na po yung subscribe button at piliin mo yung all notification bell para lagi kang updated sa mga informative at tutorials video na i-upload sa channel na ito. Ang pinakamagandang lugar kung saan tayo maayos na makakapili ng maganda, matibay at maasahang fishing rods and reels at iba pang mga fishing items and accessories ay sa mga fishing tackle shops and stores. Dahil maaari nating aktwal na makita, mahawakan, masuring mabuti at may pagkumpara sa ibang produkto bago tayo magdesisyong bilhin upang makatiyak tayo na ito ay sakto sa ating kailangan. Ngunit, hindi sa lahat ng bayan at syudad ay may masusumpungan tayong fishing tackle stores. At kung wala tayong panahon o pagkakataon na makapaghanap sa malalayong lugar, wala tayong ibang pagpipilian kundi bilhin ito sa mga online stores. Pero kailangan po nating malaman mga kaibigan na mayroon po mga kabutihan at hindi kabutihan na idudulot ang pagbili natin sa mga online stores. Unahin nating alamin ang mga kabutihan na idudulot. Una, maaari tayong makabili anytime and anywhere. Basta't mayroon tayong gadget at online connection, kahit nasa lugar tayo ng trabaho, pasyalan, o kahit nakahiga lang tayo sa loob ng kwarto ng ating bahay, ay magagawa nating makabili. Pangalawa, hindi natin kailangan pang bumiyahe papunta sa mga stores at pumila sa mga kahera. Pangatlo, sarili natin ang oras para makapili ng gusto nating bilhin dahil kadalasan kapag may merchandiser na nag-assist sa atin sa mga shopping malls, pili tayong hinihikayat na bilhin ang kanyang produkto at nawawalan tayo ng pagkakataon para makapamili. Pang-apat, hindi natin kailangan makipag-unahan at makipagsiksikan para lamang makabili. Sobrang madami ang maaari nating pagpilian, imported or local products, cheap or expensive, and standard or superb quality. Pang-anim, dahil sobrang madami ang ating pagpipilian, madali rin lang natin maipagkukumpara ang mga items sa bawat stores at iba't ibang brands. Ang pang-pito ay mas detalyado ang mga impormasyon tungkol sa produkto sapagkat ito lamang ang nagiging basehan ng mga customers bago bilhin ang produkto. At pang-walo ay dahil napakadali lamang na mamili at magkumpara ng mga produkto, mabigat ang competition ng mga legit online sellers. Dahil dito ay nagiging competitive ang presyo ng mga produkto. Kaya nag-aalok sila ng mga discount at promo vouchers
para makahikayat ng mga mamimili na bumili sa kanilang online stores. Yan po ang mga kabutihang na idudulot sa atin ng pagbili sa mga online stores. Pero kung meron po mga kabutihang na idudulot, ay marami din po ang mga hindi kabutihang na idudulot ng pagbili sa online stores. Una, madami at doble-doble ang ginagamit pambalot sa mga produktong binibili online. Kagaya ng mga plastic, bubble wrap, at packaging tapes na nakakadagdag basura at pollution sa ating kalikasan. Pangalawa, nakakalibang pumili at tumingin ng magandang produkto online. Kaya hindi natin namamalayan na sobrang tagal na pala natin nakatutok sa mga screen ng cellphones o computers. At alam nating nakakasama rin ito sa ating kalusugan. Pangatlo, kailangan nating maghintay ng ilang araw at linggo bago pa natin mahawakan at magamit ang produkto. Lalo na kung manggagaling pa ito sa ibang bansa. At kapag hindi naingatan mabuti ng mga tagapaghatid, ang produktong ating binili ay maaaring matupi, mabasa, mabasag at masira ito. Pang-apat, mayroon naman mga online sellers na tumatanggap ng balik at pinapalitan nila ang produkto kung depektibo o nagkamali ng item na ipinadala, ngunit malaking abala at dagdag gastos ang maaring maidulot nito sa atin. Panglima, isang malaking problema sa online shopping ay kung hindi natin alam o wala tayong idea tungkol sa bibili nating produkto. Kaya, napakahalaga magsaliksik muna tayo at mangalap ng mga impormasyon at detalye bago tayo bumili ng produkto. Pang-anim, ay wala rin tayong mapagtatanungan para makatulong sa ating pagbili. Kaya ang tanging solusyon ay i-chat o mag-iwan ng mensahe sa seller at maghintay kung kailan niya ito masasagot. Ang pang-pito, napakahalagang ingatan nating mabuti ang ating mga personal informations o detalye na may kinalaman sa ating pagkatao. Dahil malaki ang tsansa na magamit ito ng mga taong mapagsamantala nang hindi natin namamalayan. At pang-walo, napakahalagang bumili lamang tayo sa mga subok na natin na websites at may magagandang reputasyon ng mga online stores and sellers para makaiwas tayo sa mga posibleng problema. Dahil totoong napakaraming mga manloloko online at kung kulang tayo sa kaalaman ay tiyak na madali tayong mabibiktima ng mga ito. Ito naman po mga kaibigan ang mga di kabutihan ay dudulot ng online shopping. Ang ilan po sa mga ito ay maaaring mangyari nang hindi natin kagustuhan o wala sa ating pagkontrol. At ang iba naman ay maaari nating maiwasan o mapigil ang mangyari kung meron lamang tayong sapat na kaalaman. At yan po ang pinakamithiin ng ating pagtalakay na ito. Disclaimer lang po, ang part po ng video ito ay hindi binayaran para mag-endorso o walang intensyong mag-promote ng websites, online stores o seller. Nakiusap lamang po ako sa seller upang magamit ang kanyang online store at featured items para gamiting halimbawa upang mas madaling maunawaan ang pagtalakay na ito. Personal ko pong pinili ang Lazada dahil simulat sa poll ay dito na kami natuto at nakasanayan ng bumili ng mga produkto online. Ngunit bago po natin simulan ang pagpili ng kahit anong produkto, kailangan malaman po muna natin na mayroong apat na uri ng seller sa Lazada. Mayroong apat na uri ng Lazada seller. Third party seller, last mart seller, last mall seller at flagship store at last globe seller. Ating kilalaning mabuti ang mga seller na ito. Una, ang third party seller ay ang common type of seller na pinakamarami sa Lazada. Madali natin sila makikilala dahil wala kahit anong badge na nakalagay sa kanilang stores o produktong ibinibenta. Umaangat lamang sila sa mga distributor at dealers kaya kalimitan ay assorted items o iba't ibang uri ang kanilang paninda. Hindi sila autorisado magbenta ng mga original at branded na produkto. Ngunit ang mga brand OEM products o original equipment manufacturer na kanila ibinibenta ay masulit na bilhin sapagkat may katulad na kalidad sa mga branded products pero mabibili natin sa murang halaga.
Pangalawa, ang mga last mart sellers o stores naman ay nagbibenta ng mga grocery items o mga produktong kailangan natin pang araw-araw. Makikita ang last mart badge sa kanilang stores o binibintang produkto bilang patunay na sila ay otorisado at garantisadong maganda ang quality ng produktong kanilang binibenta, sapagkat ito ay direktang nagmumula sa Lazada warehouse. Pangatlo, ang mga last mall seller o stores ang tanging otorisado ng mga brand owner na magbenta sa Lazada ng mga original branded products. Mayroon silang last mall badge na makikita sa kanilang mga stores o produktong ibinibenta. Kaya nakakasiguro tayong 100% authentic, mayroong 30 days return, at garantisado mabilis at maayos ang paghatid ng produkto. Kapag ang last mall seller ay may flagship store badge na nakalagay, hindi lamang siya authorized seller, kundi siya ay mismo ang may-ari ng brand o trademark ng produkto. Kaya nakakatiyak tayong pinakamagandang uri ng produkto ng ating piniling brand ang ating mabibili. Pang-apat, kung ang hanap naman natin ay original imported products, sa mga last mall seller na may last global badge tayo bumili, sapagkat sila lamang ang otorisado magbenta sa international market. Kaya po napakahalaga na dapat ay alam natin kung anong uri ng mga sellers ang ating pipiliin para doon tayo bumili ng produkto. Depende po sa ating budget at mga pamantayan sa pagpili at kung saan natin gagamitin ang produkto. Ngayong alam na po natin ang iba't ibang uri ng mga Lazada seller, ay dadako naman po tayo sa kung paano tayo makakapili ng quality products sa Lazada. Ang gagamitin ko pong gadget ay Android phone upang mas madaling maunawaan ng mas marami. Kailangan lamang na mayroon na tayong installed Lazada app at nakagawa na tayo ng sariling account o maaari din naman tayo makigamit sa account ng kapamilya natin o kasama sa bahay. Para masimulan natin ang tutorial na ito, i-open po natin ang Lazada app. Sa bandang ibaba po ng search bar ay makikita natin ang mga search filters na magagamit natin kung hindi natin alam ang pangalan o tawag sa produktong gusto nating bilhin. Mayroon ding mga badge kung nais nating mas mapabilis ang ating paghahanap sa mga produktong may malaking diskwento o mga autorisadong seller sa Lazada. Kapag in-scroll down po natin ang ating screen, ang makikita naman natin ay ang mga sorted products, mostly from third-party seller na may kinalaman sa ating search history. Kaya napakahalaga pong mayroon tayong sapat na kaalaman para alam natin ang mga detalye ng produkto na ating bibilihin upang maging mas mapabilis at direkta natin itong mahanap. Gagamitin ko pong halimbawa yung all-around fishing rod for newbie anglers. Kaya sa search bar ay tatype ko ang medium light fishing rod. At kagaya po kanina ay may mga badge kung nais nating pumili sa mga authorized brand seller o may mga free shipping discounts. Mayroon ding mga search filters tulad ng pinaka-related sa ating search item, pinaka-mabentang produkto, at presyo na ayon sa ating budget. Maaari nating gamitin ang search panel kung nais natin ng very specific or accurate item search. Pwede rin natin gamitin ang search filter na kategory, location ng seller, at mga brand ng produkto na pwede nating pagpilian. Ang una natin makikita mga produkto sa ating screen ay top ratings o pinaka-tinatangkilik na mga produkto. At kapag in-scroll down natin ay marami tayong mapagpipilian mula sa iba't ibang stores o seller. Ang mga mayroong last mall badge ay sila ang authorized brand reseller. Ang mga mayroong last global badge naman ay mga authorized international seller. At ang mga walang badge ay third party sellers. Bukod sa pagkilatis ng mga uri ng store o seller, makikita din natin ang brand name at title ng product, free shipping badge, presyo nito, at kung saan ang location ng seller. Ngunit ang pinaka-importante sa lahat ay ang bilang ng mga bumili o tumangkilik ng produkto.
at star rating na ikukumpara natin sa bilang ng mga nagbigay ng ratings and reviews. Sapagkat masasalamin ito kung paano sila nasiyahan sa produkto at kung bakit naging top rating ito. Sa top review ay makikita natin ang top 10 ng mga pinakatinangkilik na produkto na maaari nating mapagpilian. Sa pagpapatuloy ng ating tutorial, subukan nating piliin ang rated top 1 suggested item para sa ating search. At ito ang Cast King Max Steel Rod. Makikita natin na ang promise niya ay delivered within 3 days. Sapagkat ang location ng authorized Cast King brand reseller ay sa Laguna, na Karatig probinsya lamang na aking address na Lucena City, Quezon Province. Makikita natin ang presyo at discounted price kapag ginamit natin ang mga free vouchers. Basahin rin natin mabuti ang title ng produkto para malaman natin kung tugma ito sa kanyang overview features. Maraming bogus seller ang gumagamit ng mga features at images ng kilalang brand na hindi naman katugma sa title o produktong ibinibenta. Katulad po ng isang produkto na ito na hindi malinaw o mahirap unawain ang kanyang product title at sa overview features ay gumamit siya ng ibang brand ng reel upang maakit ang atensyon ng mga customers. Pero ang totoong ibinibenta lamang pala niya ay spare spool na makikita sa pinakahuling larawan. Kaya nakakalungkot isipin na mayroon pa rin tayong mga kababayan na naluloko ng ganitong modus. Sa ibaba ng product title ay makikita natin kung ang produkto ay kabilang sa top review o trending list, star rating average at last mall services. Napakahalaga po na mayroong variation sa produkto dahil dito natin mapipili ang tamang size, kulay at uri na ating bibilihin. May mga vouchers o discount coupon na maaari nating kolektahin at delivery details kung saan magmumula ang produkto at halaga nito. Pinaka-importanting part po ng product screening ay ang ratings and reviews. Kung may panahon po tayo ay mas mainam na basahin natin lahat ng mga product reviews sapagkat ito ay totoong experience o aktual na pagkilatis at pagtesting nila sa produktong i-deliver sa kanila ng ating sinusuring seller. Sa bandang ibaba nito ay makikita natin ang pangalan ng store. Kapag may last mall badge ay authorized brand reseller at kung mayroon pa siyang flagship store badge ay nangangailangan na hindi lamang authorized brand reseller kundi siya pa mismo ang may-ari ng brand o trademark ng produkto. Kaya makakasiguro tayong 100% authentic and original branded products ang ating mabibili. Sa mga walang ganitong badge o third party seller, mas dubling pagsusuri ang kailangan nating gawin dahil katulad po ng portable outdoor fishing rod and reel combo na ito, hindi po maaaring pagpartnerin ang casting rod at spinning reel. At gumamit pa siya ng ibang brand para lamang makaakit ng mamimili. Kapag binisita naman natin ang kanyang store, sobrang halo-halo ang kanyang binibintang produkto. Kaya malamang ay wala siya sapat na kaalaman tungkol sa binibinta niyang fishing rod and reel combo. Kaya napakahalagang sa mga legit at authorized seller lang tayo dapat bumili. Sa product details ay makikita natin ang product's highlights, specifications, and description. Dito ay dapat nating makita ang aktual na sukat ng produkto, mga pagpipilian, uri ng materyales na ginamit, larawan nagpapakita ng hitsura ng produkto sa iba't ibang anggulo, at ang pinaka-importante sa lahat ay ang product inclusion sapagkat inaakala ng iba na kung ano ang nasa larawan ay iyon ang kanilang matatanggap. Matapos nating suriin ang produkto ay i-add to cart muna natin ito at dito ay muli nating piliin ang eksaktong item na ating gustong bilhin. Pagkatapos nito ay maaari pa tayong pumili sa mga recommended items related sa ating search o tumingin pa tayo sa ibang brand para makumpara natin ang mga features at presyo nito. At kung satisfied na tayo sa ating mga nakolektang items ay balikan natin ito sa ating cart
upang mapili natin ang best among the rest. At kapag desidido na tayong bilhin ang produkto, ay kolektahin na natin ang mga applicable vouchers at pindutin natin ang buy now. At dito ay muli natin siguraduhin na tama ang size, kulay at kategory ng item na ating bibilhin. At kung hindi pa natin subok ang seller, ay lagi nating piliin ang COD mode of payment. Makikita natin ang final price nating babayaran at kapag pinindutan natin ang place order, ay manonotify na ang seller na inorder na natin ang produkto. Sana po kaibigan ay makatulong sa iyo ang tutorial na ito sapagkat nakakalungkot pong isipin na mayroon po tayong mga kaibigan na nagko-comment o nagpo-post sa mga social media na nabiktima sila ng mga bogus online seller. Kaya kung maaari po ay i-share o ibahagi natin sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak ang video ito sapagkat ang layunin po nito ay makapagbahagi ng mga kaalaman at impormasyon laban sa mga mapagsamantala. Medyo mahaba po ang video ito sapagkat pinilit natin na makumpleto ang mga detalye at impormasyon para mas madaling maunawaan ng mga bata o ng mga bago pa lamang at hindi pa sanay bumili sa online. At pasensya na po sa aking boses sapagkat medyo masakit po talaga yung aking lalamunan. Pinilit ko lang po na matapos ang content na ito para aking maibahagi sa inyo. Kaya maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood at ang hiling ko lamang po ay sana'y mabigyan mo po kaibigan ng like ang videong ito, subscribe at piliin mo ang notification bell para tiyak na mapapanood mo ang iba pa nating mga i-upload na informative at tutorials video sa channel na ito. Basta't lagi po nating tatandaan na munting kaalaman ay napakahalaga kung ibabahagi natin sa iba.